Papunta tayo ngayon sa bayan ng Nawan. Papasukin natin ang isang barangay na sinasabing kinalakhan ng inay, ang Barangay Bangkuro, na kung saan naroon din ang kilalang simbahang bato or church within a church. Sobrang init ngayon. Palagi ko nga itong apoy na nakikita natin ngayon ay dahil sa sobrang init ng panahon. Nag-iba na talaga. Dati pag ganitong medyo malapit ang mag-bear months, medyo malamig-lamig na. Pero ngayon, parang April, May pa rin ang temperatura. Samahan niyo po ako sa muling pagbisita sa simbahang bato at huwag kayong kakalas hanggang sa paghahanap natin ng lupang kinatitirikan ng bahay ng mga inay nung kanyang kabataan. Ng simbahang bato. Ito'y ginawa noong 1600s pa. Tapos noong 1800s, parang nilusob ito. Parang nagkaroon ng gulo. Basahin natin ayon sa nasusulat. The Bangkuro Church Ruins, or locally known as Simbahang Bato, or Stone Church, is a Roman Catholic Church located in Barangay Bangkuro. Alam niyo ba na itong Barangay Bangkuro? Dito rin, ayon sa inay, ay ito ang kanilang barangay. So, tamang-tama lang, hindi kasi natuloy, hindi natuloy ang aming paghahanap. Kasi tinanong kong inay, saan dito sa Bangkurong bahay ninyo? So hindi raw niya matandaan, hindi na raw niya alam. Pero palibasa may sakit ang inay noon, hindi kami nagtagal dito pagkasimba namin. At umuwi na rin kami para masama pakiramdam niya noon. And ngayon, ito yung ano, isang way para mahanap natin talaga yung kanyang pinagmulan o yung bahay na kung saan sila una nakatira o yung lugar nila o mga kapitbahay nila, mga ganon. Siyempre, masaya sa puso kapag nagawa natin yun. At mamaya gagawin natin yan. Unahin muna natin ang Bangkuro Church. So, matagal na to. Centuries old. Ito yata ay parang ano na, UNESCO heritage na. At talagang dinadayo na ng mga ilang turista, lalo na kung Linggo. So, ayon dito, sinugod ito ng Moro invaders noong 1842. Nagkaroon ng Asultos de Moros. Ayun. So parang simula noon, naging ano na lang ito, naging parang fort and naging refuge para sa mga locals na nagtatago sa mga gera at sa mga panunugod ng kusino-sino. So eto, ako pa naman talagang mahal na mahal ko yung mga bahagi ng lumang panahon. So, yun, gustong-gusto kong mahawakan, gustong-gusto kong maano yung malapitan yung mga ginawa nung yung mga bagay na ginawa ng mga tao nung unang panahon. Yun, gusto kong maging bahagi ng ganung eksena. Alam niyo sinasabi ko. Hindi mo masyado ma-explain ng bonggang-bongga, pero yun, pasukin na natin ngayon ang isa sa mga kilalang lugar dito sa Oriental Mindoro, ang Simbahang Bato, or ang simbahan sa loob ng simbahan. Jesus, anong
ng dasal niya kay Jesus. Wala kayong pray. Anong prayer ninyo? Inay, anong prayer ninyo? Mayroon kayong prayers? Sana yung ako'y buhay pa next year at makapag-ulit tayo. Marami pang taon, Inay, na makakapunta tayo dito. Mapapabuhay nyo. Salamat at kapag lupa ng kapatid ng tatay. Puntahan natin mamaya. Wala na, patay na. Pagkagalingin kayo ng Diyos, pagkagalingin to. Inaramdaman nyo dyan. Di ba sarap hawakan ng mga ano? Sarap hawakan ng mga bahagi ng una. So ito talaga yung ano, yung original ruins nung naunang simbahan. Ito na lang yung mga natira. So diba, 1600s pa, imagine. Nakakatuwa. So maglalakad-lakad tayo, magtitingin-tingin tayo ng ilang, pwede natin pagtanungan kung may kilala sila na Leonida Gaba or Leonida Paala. Ang inay po ay Leonida Paala Gaba. And sana meron tayong makita para masaya ang ating puso pag-uwi sa bayan. Halika. Saan yung nakilala ang tatay? Sa isang araw, bago kumalis, pero pang tayo, makipagkwentuhan tayo si Inay sa kanya. Magdadalaga, love light, etc. Excited akong sobra sa trip na ito. Gusto kong makita ang mga lugar na dinadaanan ng Inay noon, papuntang school, kung saan yung kanilang eksaktong bahay, kung saan siya nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, saan siya pumasok ng elementarya, at kung ano-ano pa. Anyway, wala akong natatandang pagkakataon na dinala niya kaming kanyang mga anak nung kami maliliit pa dito sa kanyang bayang Sinilangan. Hindi ko alam kung bakit. Itatanong natin sa kanya sa isang araw. Papuntang simbahan ba ito na, Inay? Ito yung lugar ba ninyo? Dito kayo nagdalaga, Inay? Dito kayo nagdalaga?
Dito yung barangay ninyo? Dito lang kayo lumaki. Koro, inay, Bangkoro. Bangkoro daw yun ito. Taga Bangkoro nga daw, inay, yan. Aba, eh di dyan kayo nag-aabang ng jeep pagpapuntang bayan. Ano kanya, inay? Sa kayo lumaki? Bundok yon? Tahin. Ano ha? Tahin. Aba, alam ko eh. Tahin. Yung mga lupa-lupa ninyo no, nasa na? Yung mga lupang wala kang pinamana, walang pinamana sa inyo? Ay, hindi na ibenta na lang. Ah, naibenta? Ay, benta ka, hindi na pa kaya na. Nagsalinsali na. Ano, nagpasalinsali na. Ano, lagpas sa tayo? Ito, eksakto may kasalubong takay. Ito, taga rito kayo? Pwede akong magtanong, kasi ang inay ko, alam ko, ay taga rito sa Bangkoro. Namatay na siya 2 years ago. Ang kanyang pangalan ay Leonida Gaba. Ang kanyang middle initial ay Paala. So dito rin sila sa Bangkoro, hindi niya matandaan kung saan. Ay, ako po ay... Bago na. Hindi po, ako po ay taga rito. Kaya lang yung pangalan ay... Hindi pa ako, mga may ilang years na po siya bago yung umalis dito mismo. Parang umalis siya dito yung high school na? So wala kayong alam dito na Gaba? Dati po dito may mga Gaba. Yung karamihin nga pa dito po daw ng lupa ay parang galing sa Gaba. So in short ay wala na kayo natatandaan dito. So yun, malamang na mga tatay at mga nanay ninyo nakakaalam. Ay, wala kayong makilalang matatanda dito na pwede kong pagtanungan? Ay, karamihan mga po ay... 90 anos, mga ganun? Patay na po yung ano. Na, meron ditong mga nag-80 eh, parang medyo. Doon po sa may... Malapit sa may Binilda, yung banda rin. Hindi ko kasi alam kung saan talagang sityo dito eh. Basta sabi niya, Bangkoro ako, ikaw, Bangkoro yung bahay na. Pero ang mga may Gaba po ay nasa Purok Dos. Purok Dos ng Bangkoro. Opo, may Gaba doon. Sige, ito ang Bangkoro, ito Purok. Purok Tres po ito. Okay, so babalik kami. Bandaron po sa may Binda doon. Doon po may mga Gaba eh. Sige, salamat po. Sige, try pa rin tayo doon. Thank you. Sige po, ingat po. Ang hirap maghanap ng ano, ng mga dating kamag-anak. Kasi gusto ko talaga, gusto ko makita yung... Siguradong wala na yung bahay nila, pero yung lugar... Gusto kong yung ma-feel na doon nagmula ang aking namahal na ina. Alam niyo yun? Yung gusto mo lamang ma... Basta gusto mo lang yung presensya mo yung mapapunta ron. Basta gusto mo lang ma-feel yung naging bahagi ng buhay na yung ina. Ganun. Sentimental ba ako? Ano lang? Normal lang. Basta. Pwede magtanong, wala kayong mga kilala dito ng mga Gaba? Ay, dito po, at yan. Ayun yung malaking bahay na yung Gaba yun. Kasi yung nanay ko taga rito, matanda na namatay na siya 2 years ago. Ang sabi niya, taga rito siya sa Bangkoro. Gusto ko sana malaman kung saan ang bahay nila. Anong pangalan? Leonida Paala Gaba. Dito po kasi yung Gaba. Yun, may malaking bahay na yun. Yung may tapat ang motor. Yes, Gaba. Ah, sige, magtatanong. Baka may matanda pa doon, ano? Ah, opo. Ay, wala, pero alam nila. Sabakan daw. Gaba daw yung malaking bahay na yun. Tingnan natin.
Alonso, mukhang mahihirapan na tayo. Wala nang nakakakilala sa inay, mga ano na to, mga bagong henerasyon ha. So kahit pa siguro yung magulang nun, she is 40 something years old. So kahit ang magulang niya 60 plus or 70, baka hindi na rin alam kung nasaan. So yun, patuloy pa rin tayo maghahanap ng roots o pinagmulan o mga lumang, o yun, yung kasaysayan ng ating minamahal na inay. Sa Batangas, marami akong mapapagtanungan ng pinagmulan ng tatay, mga dating bahay, etc. Pero pagdating sa inay, wala talaga akong ibang source, kundi puntahan yung barangay na sinabi niya sa akin dati nilang na kung saan sila unang nakatira. Ayun. So sa mga paala at gaba ng Nauhan, Oriental Mindoro, alam ko may mga kamag-anak din siya sa Pola. Ay, tulong-tulongin naman ako, kinananawagan. Gusto ko talaga yung, ano, gusto kong ma-solve yung puzzle. Puzzle? Wala, basta gusto ko lang mapuntahan yung pinagmulan ng ating minamahal na inay. Ay, so maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating bawat kembot, bawat kwento. This is your friend Roberto saying adugudu ko sa imas at mabuhay ang lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Roberto Lodge pa more and more and more. Thank you.